So, magandang araw guys. So, typically hindi naman talaga ako nag-unboxing sa ating channel. So, nag-isip po itong paraan na to para makatulong sa iba naman para makapag-decision na sila kung ano ang dapat ba nilang kunin na cellphone na masulit. Kasi alam naman natin na marami tayong gagastusin this holiday. So, para naman may matira. O kaya naman is para malaman nyo naman kung sulit nga ba ang i-unbox natin ngayon. So, actually ito siya guys. So, bagong-bago siya. So, Redmi Note 9 Pro 5G. So, FYI lang guys ha. Wala pa kasing lumalabas na global version nito. So, ito ay China ROM or China version kasi exclusive lang to sa China. Now, nabili ko to sa AHH Xiaomi Manila. So, ilalagay ko sa description ng video na to yung link kung saan ko siya nabili. So, shoutout sa iyo Mr. Henry Ang for the smooth transaction. Napakabait niyo at hindi kayo tumigil mag-update kung nasaan na. And as expected, ang sabi nila is 2 to 3 days. So, less than 2 days lang is na-receive ko. So, ako po ay taga Pampanga and yung pinagbilang ko po is from Manila. So, tara guys, samahan niyo ako at i-unbox na natin ito. Let's go! So, ayun, no? So, bago tayo pumunta dun sa pinaka first unboxing natin, is pag-usapan muna natin kung ano iba yung specs ng phone na to. So, si Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G ay meron siyang 6.67-inch 1080 by 2400 pixels. And meron siyang 120Hz refresh rate. And then, meron siyang 108MP as the main shooter ng camera niya. Then, meron siyang 3 variants. Meron siyang 6GB of RAM and 128. And then, meron siyang 8GB of RAM, then 128. And then, the last one is 8GB of RAM and 256. So, yung unbox natin ngayon is 8128 siya. Okay, and then lastly, yung battery niya is 4,820 mAh. Okay, so, tara na. Punta na tayo sa lamesa. Let's go! Ayun, so as expected, kikita nyo naman dito ay kulay puti siya. Ayan, so nandito pa rin yung Mi logo, and then yung Redmi, then kulay gold na Note, Pro, and then number 9. So, nandun din sa taas yung 108MP, and then of course yung 5G capability niya. So, ayan, sa gilid naman, meron din siyang Redmi Note 9 Pro. So, walang pinagkaiba sa mga dati nilang mga box. So, nandito naman yung variant natin na 8128. Then, so, ayan yung mga barcode niya. Authenticity para ma-check kung legit ba. Then, sa kabilang side, same pa rin. Redmi Note 9 Pro pa rin ang nakalabel. Then, sa taas naman ay blank. Same as the regular one. And then, sa pinakababa, meron siyang logo ng Redmi. So, tara, no? Excited na tayong buksan yung box. So, nakita nyo dito, ayan. So, bubuksan na natin yung pinaka-box nito. So, as usual, meron siyang maliit na box. So, siguro guys, alam nyo naman kung anong laman nito. Typically, laman nito is yung paperwork, yung panindot, and then yung jelly case na libre. So, ayan, lagay muna natin sa gilid. Ayan. And then, ito naman yung phone. So, nakikita nyo dito is balot na balot pa. And napakahirap niyang tanggalin. So, ayun. So, itabi muna natin siya dito rin. Yan. And then, nakikita niyo dito, meron siyang parang partition. So, pag binuksan natin itong partition na to, ayan, napakahirap tanggalin. Yun. So, nandito yung USB Type-C. Ayan, guys. So, nakikita niyo. At ang kinagandahan niya, may color orange siya sa loob. Ayun. Itabi muna natin din to. And then, ito yung charger niya na 33 watts. Ayan guys, kulay orange din yung sa loob. Ayan. Hindi siya ganun kabigat. And napaka-handy niya, napakaganda niya. So, ayan yung charger niya, 33 watts fast charger. Ayan, kulay orange.
And then, typical kulay puti. Tabi muna kita. Diyan ka muna. So, ayun no. Tignan natin. Bubuksan na natin to. So, naka-plastic pa siya. So, pasensya na kayo guys. One hand lang. Kasi hawak ko yung phone. So, ayan. Napakaganda niya guys. Sobrang ganda. Ayan o. So, napakakintab. Then, ang problema lang dito, no? Ano siya? Fingerprint magnet siya kasi Corning Gorilla Glass 5 yung back and front niya kasi. So, pagbukas naman natin ng small box, so, nandito yung jelly case niya. So, as usual, nandito rin yung panundot plus yung free na jelly case from Redmi or Xiaomi. So, ito siya, guys. So, nakikita nyo kasama yung paperworks. So, ganito talaga yung mga normal nilang box, eh. So, ayan, yung paperwork niya, hindi ko rin maintindihan kasi Chinese to, China ROM. So, unlike the global ROM, yung global ROM, sigurado English yan. And then, so, ito na. Napakalambot niya, guys. Regular lang siya. And then, sa likod niya, no, napakadulas niya. And then, pagdating naman sa loob, eh, medyo magaspong siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero, ayan, naman sa bandang camera naman, is smooth naman yung mga edge niya. Sa taas, sa baba, napakaganda, guys. Ayun. So, lagay muna natin dyan. So, para sa akin, no, napaka-premium looks niya. Ayan, no, nakikita nyo is made of glass. So, Corning Gorilla Glass 5. Ayan siya. So, ayan, kung titignan nyo is napaka-tigas talaga. Eh. Ayan, no. So, premium feels talaga. Mukha siyang mamahalin na phone. So, napaka-ganda niya. Kasi lang nga lang, fingerprint magnet siya dahil glass back yung phone. So, ayan siya yung camera niya. So, nakikita nyo is 4 cameras. Nandyan yung 108 megapixel. And then, so, ito yung nilabel siya sa taas ng 108. So, ayan yung mga camera niya. And then, plus yung flash niya. And then, tingnan natin sa harap. So, ayun. So, sa harap naman, nakikita nyo sa taas. Yan, kasi dual speaker to eh. So, meron din siyang speaker sa taas. At napaganda niya. Mamaya itetest natin yun sa Mobile Legends. And then, nakikita nyo rin yung camera niya. Ayan. Front cam niya. So, ayun. Punta naman tayo sa pinakababa ng phone. So, dito, as usual, makikita natin yung headphone jack port, yung USB Type-C port, yung mic, and then yung speaker. So, ayun. Punta naman tayo sa pinakataas ng phone. So, dito, as usual, makikita nyo yung mic din and then IR blaster. Then punta naman tayo sa left side at dito natin makikita yung SIM tray. Ayan siya. And then sa right side naman, dito natin makikita yung fingerprint scanner, side mounted and then volume rocker. Ayan siya. Alright. So ayun no, na-setup na natin yung phone. So naka-insert na yung SIM ko dito. So ayun yung loading screen niya. So based on Android 10 MIUI. So, tingnan natin kung gaano ba siya kabilis. Ayun, mabilis naman siya guys eh. So, ayan, since today is Friday, December 11, 2020. So, ito siya. Oh, ang daming fingerprint magnet. So, anyway. So, since nireboot natin siya, nag-set na ako ng password ko dito eh. So, try natin input yung password natin. Ayan. Then, magte-test tayo sa fingerprint scan niya kung gaano ba siya kabilis. Tingnan natin. So, as you can see, no? Sa first try is medyo mabagal. But, the second try, ayan na siya. Napakabilis niya. Another one, ayun. At, mabilis naman siya, responsive siya. Ayun, no? So, konting touch lang is nadidetect niya kagad. So, punta naman tayo doon sa settings. Tingnan natin yung My Device. So, sa My Device, yan lang yung menu niya. Napaka-konti lang. As usual, kasi ganyan naman talaga yung mga Xiaomi. So, punta tayo ng all specs. Dito yan, nakikita nyo. Ayan. Very responsive naman yung screen niya. Ayan siya. And, susubok tayong mag-Mobile Legends dito para matest natin yung sounds niya. So, ayan siya guys. Ito yung Game Turbo or sa ibang device naman meron silang parang Game Space or ganon. Ito Game Turbo naman. So, try natin siya. Itaas natin yung volume ng marinig naman natin kung gaano ba kalakas yung dual speaker ng phone na to. So, ito. Pakinggan natin siya. Ayan. Napakaganda niya, guys.
Ganda ng sounds. So, let me know guys on the comment kung maganda ba yung sound quality ng phone na to. So, ayan. So, kaka-download ko lang kasi. So, downloading resources pa yung Mobile Legends natin. Ayan. So, ang nakalagin dito sa ML na to, actually, ito yung gamit ng anak ko. So, let's try. And then, later on, titignan natin yung settings. So, basically, since naka 750G Snapdragon to, hindi pa optimized. So, wala siyang ultra graphics sa Mobile Legends. So, ayun lang siya. So, pareho lang. So, back na natin. So, click. Since narinig naman natin yung sounds niya. Ayun. Ayun lang, no? So, meron akong mga sample shots dito, eh. Pero, hindi ko lang alam kasi kung bagay ba sa ito eh. Pero papakita ko lang sa inyo yung mga sample shots na nakuha ko dito. Kasi balak ko kasing lagyan to ng parang second ano eh. Part 2 ng full review for camera, and then heating, and then full gaming. So comment down below guys kung gusto niyo magkaroon to ng part 2 para mapaghandaan natin. So I hope guys na nag-enjoy kayo dito. So anyway, nabili pala ito ng 15,500 pesos for the 8128 variant. So, again, kung bago ka sa channel ito, mag-subscribe ka na. Bye-bye!